Ano ang dapat gawin pagkalusong sa baha? Maghuhugas ba ng paa at iinom ng gamot? Ano yung dose? O isa-isahin mo, Doc. O sa nakalusong ka, inevitably... Okay, pag lumusong ka sa baha, syempre, kung pumunta ka, kinakailangan talaga mabigyan ka ng prophylaxis. Okay? Nakategorize ka low risk, moderate risk, high risk. Okay, lalo na kung meron kang sugat sa paa, no? Meron kang pasintabi po, kurikong. Okay, sabi ko nga po, nagpa-pedicure ka, na-murder yan. O kaya po may sugat ka sa binti, no? Lumusong ka, no? Kakategorize ka. Meron po tayong doxycycline na binibigay po. Yung dosis po, kinakailangan kasi makakuha kayo sa inyo pong doktor. Libre po yan, ha? Sa health center po na malapit po sa inyong lugar. So bago ano po... Iinumin? Ano iinumin? Doxycycline ano po yung prophy. Yung prophylaxis over... po is doxycycline. Over the counter, hindi po over the counter, yan, pero libre po yung binibigay sa health center po natin. Hindi, pero halimbawa, kailangan ko yan, hindi ko pwedeng bilhin yan sa butika. Pwede rin naman po. With pero kailangan hanapan ka ng reseta. Pero kung ikaw ay pupunta diretso sa pinakamalapit na health center sa iyong lugar, libre po yung binibigay sa health center. Anong dosage ulit, Doc? Ilang piraso? Yan, yung usually po. Oh, kung low risk, 200 milligram, single dose lang yan. Kailangan, pero kinakailangan mainom mo siya within 48 to 72 hours ng exposure mo. Yeah. Hindi yung ang tagal-tagal mo na sa kakapupunta sa ano. Hindi po ganoon. Kinakailangan po kasi mabigay ka agad. Ngayon, yung moderate risk po, 3 to 5 days po yan, araw-araw kang iinom, okay? At pagka high risk po ay talaga naman pong medyo mas matagal ang pag-inom po ng gamot. Lalo na po kung mayroong komplikado na po, napansin na po niyo, nag-umonte ang ihi, nagkulay dilaw na kayo, kulay tsaka na yung ihi nyo, kinakailangan na po siguro ospital na po ang takbo natin. Nakakatawa po ba ang taong may leptospirosis? Hindi po. Ano, wala pa po pong naitala sa buong mundo na naihahawa po ito sa kapwa-tao. Okay? Wala pong ganon. Usually po talaga, ito po ay zoonotic disease na kung saan galing po sa hayop, okay, ihi ng hayop, at napunta po sa tao. Pero kung tao to tao, wala po. Ayun. Yung leptospirosis, Dr. Ray, so hindi, dahil deadly nga po siya, no po, hindi ito madadala sa mga home remedy. Ibig sabihin, pag halimbawa, parang may flu-like symptoms ka, o hindi, higain mo lang dyan, mag-inom ka ng lots of water, o di kaya minum ka ng paracetamol, hindi ganon ang treatment nito, Doc Ray. Oh, well, actually po, depende nga po ito sa kung yung peligro, yung risk natin, di ba? Kung ikaw po ay wala kang sugat sa paa mo, tapos sa tingin mo ay baka trangkaso lang to, okay? Pero lumusok ko sa bae, okay? Pwede ka umintong prophylaxis. So, remember, prophylaxis po ay para po mapigilan po yung pagdating po ng leptospirosis. Pero pag talaga pong may pinapakita na po kayo na sobra pong pananakit ng ulo, masakit yung kalamnan, yung ganyan po tipo, baka hindi na po ito kakayanin po sa bahay. Okay? Na kinakailangan talaga po na magpa-check up na kayo sa doktor, okay, o kaya po pumunta po sa pinakamalapit na ospital. Ibig sabihin, pag may leptospirosis ka, kailangan talaga i-admit ka. Because emergency yan, pwede ka talagang mamatay. Ang mortality rate, Doc, mataas yung chance na mamamatay ka, mataas. Pagka low risk, no, low risk, yung mababa yung kapasidad mo po talaga, 5% lang usually, okay? Pero sabi ko nga po, pag ang pasyente po ay masyado ng madilaw, hindi na po umiihi, pataas ang pataas na yan. At lalo na po pagka dumahak nga po ng dugo na kung saan apektado na po yung baga, pulmonary hemorrhage, okay? Yan na po, about 50% more often than not talaga po ang mortality rate. So, ilang araw dito? Go ahead. Depende. Paano lugar na ano, na baha pa rin hanggang ngayon, na paglabas mo ng bahay, meron pa rin kasing ganyan eh. Ano ba ang advice ninyo? Tuloy-tuloy ba silang iinom nitong gamot na ito dahil continuous yung kanila exposure? Ganun talaga. Ganun ang mangyayari po talaga. Kung meron kang, kung nakatira ka sa mga areas, like yung alam ko, Camanava area, okay, di ba? Talagang continuous kang iinom nito para po maiwasan po natin, no? Kasi mamamatay talaga yung gram negative bacteria na ito eh, no, sa katawan po natin.
Kaya siguro, mga siguro, immune na yung mga tao doon sa mga lugar na yun, ano? Kasi meron na nag-build na sila ng immunity tungkol sa leptospirosis. Pero sa mga bago pa lang talaga, na wala pa talagang pananggalang, wala pang antibodies, siguro kinakailangan talaga nila po na magpa-check up o kinakailangan na uminom ng prophylaxis para po maiwasan po natin itong leptospirosis. So, sabi mo may immunity? Ibig mo sabihin, pag nagka-lepto ako, I survive. Hindi na ako magdadapuan ng leptospirosis? May mga studies po na lumalabas na yung pong like yung mga veterinarian. Yeah. Yung mga veterinarians, no? Meron sila pong mga antibodies na, no? Hindi siya nagkakaroon ng manifestation, hindi siya nagkakaroon ng leptospirosis. But then, importante pa rin po, remember ito po ay gram-negative bacteria. So, kinakailangan po, pag napakita na po ng manifestations, kinakailangan po na magpunta ka agad sa pinakamalapit na doktor. Wait, Doc, may follow-up ako doon. So, ibig mo sabihin, kung ako immune na halimbawa, di ba nagkaroon ako ng lepto, gumaling ako. Pero ang bakterya na yon nasa loob na ng katawan ko o napuksa yun ng mga antibiotic? No, wala na yon. Mamamatay na yun sa antibiotic na ibibigay sa'yo. May iwan syempre yung antibody, yung reaction ng katawan mo dun sa bakterang pumasok sa'yo. May iwan yan. So every time na magpapacheck out ka, laging yung IgG mo ay magpa-positive o yung po antibody test. Kasi di ba, meron tayong mga examination na ginagawa sa laboratorio, meron po tayong antibody test, di ba? Pag IgM positive, uy, meron kang acute ngayon nangyayari, nag-multiply siguro yung bacteria sa katawan mo. So, kinakailangan mabigyan ka na ng karapatang luna. So, para pangit din siya, no? Kasi kada may test ka, kamo, magpa-positive ka sa antibodies. Eh, hindi ba ngayon? Di ba may COVID ngayon? Pag nagpa-rapid test ka, halimbawa, patay ka ngayon, gumagana yung antibodies mo, di bang pa-positive ka? Oh, pero hindi, we should not rely solely on the test ha. Okay? Ito ay ancillary lang po to just to confirm. Ang importante pa rin po complete history taking at complete physical examination ng pasyente. Ano ang advice na maibibigay mo sa ating mga siguro mas maganda preventive ano? Kasi mas maigi yung huwag ka nang madapuan kaysa madapuan ka tapos gagamutin. Di ba, Doc? Opo, tama po kayo. Tanda niyo po mga kapamilya, okay? Hindi lamang po COVID po ang infeksyon sa mundo, okay? May leptospirosis pa ho, may measles, may flu, may pneumonia, nako, may dengue, may chikungunya, may zika, nako, may malaria, napakarami po. Kaya po dapat po iba yung pag-iingat po ang gagawin po natin. Pagka meron po kayong mga pinapakita kakaiba po sa inyong sarili, huwag po kayong magkatubili na pumunta po sa inyo pong doktor dahil po magpapasko na. Naku, ang hirap naman po na magpapasko ay kayo po'y nasa ospital. Kaya po mas mainam po na palakasin ang ating pong immune system, palakasin po ang ating pong resistensya, maghugas lagi po ng kamay, okay? Lagi pong malinis dapat yung tubig na iinumin po natin, okay? Iwasan po laging tinatas yung ating pong muka, okay? At syempre po, yung physical distancing, social distancing, huwag muna po kayo lumusong. Kung kakayanin po niyo, kung lulusong kayo, sana po nakabota po tayo. At kapag next po, paano linisin? Ayan, sabon at tubig lang po. Sabon at tubig lang po ang kailangan po natin. Pagdating ng bahay, sabon at tubig lang po kaagad. Linisin po natin kaagad yung ating pong pinti at paa. At i-remind natin, Doc, ano ang sintomas na babantayan mo kung ang kinatatakutan mo ay leptospirosis ay... Number one, kung meron kayo history na exposure, lumusong kayo sa baha po, okay? Number one po, flu-like symptoms, parang trangkaso, mataas na lagnat, masakit na masakit ang ulo po, masakit ang kalamnan, especially po yung malalaking muscles, pinte, hita, likod po. Yan po ang ating pong, may konting ubo rin po ha, may konting ubo rin po, ano ha, ang leptospirosis, kaya po kinakailangan po talaga magpa-check up tayo.